Hello student, at uli, dito tayo ulit sa Child Friendly. So ito, nilinis to noong nakaraan. Tapos, ito rin yun, inayos ko rin, nasira yung magnetic conductor sa kanyang timer. So first problem na lumabas, so reklamo, nagyayelo. So nga, so pinagana ito, tapos nangyari eh yung pinagana, sumasabay na rin yung outdoor saka indoor sa pag-andar. So ngayon ito, yan, nagyayelo na siya. So yan, diba wala pa? So yan, nagyayelo na. So hintayin pa natin magyelo. So meron tayong konting analysis kung bakit siya nagyayelo. So yun yung magiging problema niya. So dito sa labas, gumagana naman yan. Ayun. So may ikalawa pang problema pa yan, mamaya malalaman nyo. So dito muna tayo sa first problem, kung bakit siya nagyayelo. Problem analysis tayo. So ayan. So hintayin natin magyelo pa ng konti para makita nyo, kasi medyo maliit pa yun yung nalilikha niyang yelo eh. Ayun, yung banda rito, ayan, yan, yan. So ayan, so tingnan natin mamaya. So balikan na natin, kailang oras na rin. So para makita natin yung ano, yun nagyayelo. So ayan, ayan, yan na. So ayan, nagyayelo na. So nagyayelo na siya. Pero may lamig din siya eh, oh. Malamig eh. Lamig siya eh. So 17. Baba natin ng taas natin ng 20. Ayan, nagyayelo. Tapos yan, may tubig na lumalabas, nagbubuga ng tubig. Ayan, medyo basa na rito, oh. So basa na rito sa sahig, yan, oh. May mga tubig na nagwiwisik. Wiwisik ng tubig. Ayan, oh. Tubig na winiwisik. May tubig sa nagyayelo. So yan ang problema. So analysis, nagyayelo, may nagwiwisik ng tubig, tumatakbo yung outdoor. So ang maaaring problema nito, barado yung drain, isa yon. Nagyayelo yung evaporator o indoor, maring may leak. Pangatlo, kulang ng freon at kung ano pa na maring makita. So ulitin ko, barado yung drain, isa, barado yung drain, tapos yan eh maring may leak. Pangalawa, pangatlo, kulang ang freon kaya nagyayelo yung indoor. Pangapat, marumi, posible, kasi nalinis na to noon nakaraan na last week. Nalinis na to eh. Nalinis na yan eh. Oh, gumagana pa, nasa 20 na yan eh. Saka may tubig na tumutunog. May tubig siya, tumutunog sa loob, tubig. Yan, oh. So puno ng tubig sa loob.
Ngayon tingnan natin dun sa labas. Sa labas, kung malakas yung agos ng tubig dito sa drain. So tumutulo naman siya. Yun, medyo mahina. Oh, mahina yun. Ayan o. So, pero mahina yung tulo rito. Pero dun sa loob, medyo malakas yun ingay ng alog ng tubig dun sa loob. Sa indoor. So, yun. So, yun. Diyan, gumagaan na to, yung compressor, oh. Compressor yan, oh. Gumagaan na. Ayan, nag-i-yelo, oh. Nag-i-yelo siya. So, ayan ang unang problema. So, pangalawang problema. Pupunta tayo sa pangalawang problema. Papatayin natin to, ha. Ah. Papatayin natin yun indoor. Ito, papatayin natin indoor. I-off natin indoor, ha. So, off natin indoor. Ayan, naka-off na. So, off na siya. Ayan. Oh. Yun, in-off yun indoor. Eh, papansin ninyo, yung outdoor, tumatakbo. Ayan, oh. Naririnig kayo, so lalabas tayo. So hindi siya nag-off. Pag in-off mo ron sa outdoor, hindi na sumasabay sa pag-off ang outdoor. Pag in-off natin yung indoor pala, ulitin ko, pag in-off natin indoor, hindi nag-off ang outdoor. Yan o. O dahil gumagana sa yung 3 yun, tumatakbo pa rin siya. So kakapal lalo ang yelo niyan, mas mabilis ang kapal ng yelo niyan kasi hindi tumatakbo yung pan doon sa indoor. So ito yung ikalawang problema. Sarado na yung indoor pero tumatakbo ang outdoor. So papatayin mo natin yung breaker. Yan, patay na siya. So problem analysis, problema na ito kung bakit hindi siya uminto. Pagka ino-off yung outdoor. So, unang problema na maaari natin makita pag chinek natin to, problem analysis, ha, yung magnetic conductor maaaring naka-close na siya o nakadikit na. So, ito yung nakaraan na inaayos natin yung magnetic conductor, pinalitan natin ng iba, kaya lang second hand pa din yun. So, kung inyong mapapansin, yung inayos ko to, yung nakaraan YouTube. So, yun. Pinalitan natin ng magnetic conductor kasi yung isa, eh, nag-iingay na yung magnetic conductor na pinalit, second hand din yun. Kasi yan, pangatlong palit, second hand din. So, eto na. So, hindi na siya nag-off. Pag ino-off dun sa loob, hindi na siya bumibitaw yung magnetic conductor. Maring yun ang problema. Kaya hindi siya nag-off. Ikalawa, tuloy yung sabi ko nung nakadance dun sa YouTube, tungkol dito, yung timer, maring kumonekta na o nag short na siya. So kaya hindi na siya nag off. Wala na yung timer off niya o para makapagpahinga yung compressor. So isa rin yun na dahilan. Sa dalawa ang dahilan na makikita natin dito. So yun. Yung po yung dalawang dahilan na yun. At maaaring meron pang iba. Kaya hindi siya nag off. Kasi semi ito kasing outdoor ay hindi siya inverter. So ano pa siya, magnetic conductor. So ito yung maganda rin sa unit na to. Dahil hindi naman siya electronics, hindi siya inverter. So madali lang siyang maayos. Kesa dun sa electronics, pasensya na sa makakarinig neto ng mga ng aircon. So mas madaling maayos kasi itong magnetic conductor na meron timer, na hindi siya electronic device. Na meron lang siyang sensor para dun sa high and low ng prion, dun sa high side and low side. So yan. So yan yung mga problema na maaari natin makita pagka to chinek na uli. So ngayon is Wednesday, bukas Thursday, so another video yon.
na gagawin ito ng mga estudyante ko. Ayusin nila to. So hindi ko to gagalawin. So sila yun gagawa nito at gagawa ng report or analysis problem kung bakit siya ganun, bakit hindi humihinto, bakit nagyayelo yun indoor, bakit hindi humihinto itong outdoor, pagka ino-off yun indoor. So gagawa sila ng report para dito. So yan ang mga training ko sa mga estudyante ko pagka ako nagtuturo rito. So proper way of checking ng unit, kasi paglabas nila at mapunta sila sa mga company na kumukuha rin sa amin at nagtatanong kung meron akong mga estudyante na nagtatapos, malapit na magtapos sa kanila nag-OJT. So alam na gagawin ng mga estudyante ko at konti na lang yung ituturo ng mga company sa kanila. Konting SOP na lang kung ano pa yung gagawin dun sa loob ng company. So dito sa training center, tinuturo ko na yung dapat gawin sa company na talagang trabaho talaga. So yan, so pinatayin na muna natin yung breaker para hindi masira yung compressor, kasi una, pagka ito nagyelo at hanggang dun sa loob nagyelo yan, pati compressor nagyelo, maaaring masira na yung compressor mo pagka nagyelo yung buong compressor. Kasi pagka kinool down mo siya at pinatay mo para magpahinga yung compressor na nagyayelo, yung tubig na yun na nagyayelo dun sa buong compressor, eh meron na rin yun, sabihin natin may nagyelo na rin ng konti rin sa loob ng compressor. Pagka nalusaw yun, hindi lang sa labas ng compressor tumutulo ang tubig, pati rin sa loob ng compressor meron din tubig yun pagka nalusaw yung yelo. So ngayon, ang tubig at langis ay hindi pwede maghalo. Okay? Hindi pwede maghalo. Pagka naghalo ang tubig dun sa langis sa loob ng compressor, alam nyo na kung anong ibig sabihin ko. Kung anong ibig kong sabihin. Maaring masira yun. Alin? Yung compressor. Kasi nahaluan siya ng tubig sa loob. Kasi yung buong compressor na nagyayelo, SOP palagi yan sa company. Pagka ang compressor na nagyayelo, automatically, yung malalaking company, lalo na yung mga malalaking compressor talaga, eh pinapalitan na talaga yun kaagad. Hindi na siya yun ginagamit pa kasi meron ng tubig sa loob yun. Yung compressor, pagka nagyelo yung buong compressor na yun. So ginagawa, papalitan ng ibang compressor. So kung ano man yung gagawin dun sa compressor na inalis na nagkaroon ng tubig sa loob, eh alam ko kung ano ginagawa ron. So hindi ko na pwedeng sabihin dito yon. So alam nyo lang ibig kong sabihin kung paano nila ginagawa yon. Nililinis ulit yon. At yung proseso nun, hindi ko na yung sasabihin pa. Okay, kung paano siya nililinis. So ayan, so hintayin na lang susunod na video para maayos tong kung paano to ayusin ng mga estudyante ko pagka nakuha nila yung tamang report tungkol dito sa unit na to. So, yan. So, sana may natutunan kayo tungkol sa problem analysis nito. Kung bakit siya nagyayelo, bakit hindi umihinto yun outdoor pag pinapatay itong indoor. Tapos yan, kung bakit nagyayelo yun, ano yung mga dahilan. So, yun. Okay na. So hanggang dito na lang at ingat tayo palagi sa mga gagawin natin bilang isang technician. So salamat sa pakikinig at sana ay may natutunan tayo kahit konti. God bless po.